Let me play the part of your first love. All the stars are bright, every wish is ours tonight, my love. Pity those who wait, trust in love to fade. Sabi nga nila, third time's the charm. Kaya sigurado sa pangatlong beses, sa pool na yun. Grabe! Yun pa talaga inisip mo, ah. Hindi ka man lang talaga nag-react na nakita na tayo ng mga bata pa tayo. At ngayon, pinagtagpo na ulit tayo ng tadhana. Hindi kasi, Chichay. Hindi ko din alam yung rere ako kanina, eh. Kinakabahan din ako. Bakit ka naman kakabahan? Baka mataas yung expectations mo dun sa batang may chocolate sa puwet. Baka hindi ko ma-live up yung expectations na yun. Teka. Paano tataas yung expectations ko dun sa batang yun? Eh, unang pagkikita nga namin, may tae na siya sa puwet. Chichay, hindi nga yung tae. Chocolate cake nga yun. Pero di bale. Mukhang may blessings naman ng universe sa pagmamahalan natin. And I'll make sure na hinding-hindi ko ito susukuhan. Magkalimutan ng lahat. Magrebelde man ang mga robots laban sa atin. Pero hinding-hindi magbabago ang nararamdaman ko sa'yo ngayon. Lalo na nakasulat na sa stars ang tadhana natin. Bakit? Hindi ka ba naniniwala na magre-rebelde yung mga robots? At nakasulat na sa stars ang mga tadhana natin? Bago muna kung ano-ano yung iniisip mo, kailangan mo talaga muna makausap yung mama mo. Ikakausapin ko naman talaga siya. At dahil nalaman ko to, mas lalang lalakas ang loob ko na harapin siya. Basta, andito lang ako sa tabi mo kung ano man yung desisyon mo. Patay tayo dyan, Papa Be. Kung si Joaquin nga yung batang dati nang nakilala ni Chichay, eh mukhang go na go na to. Papa Be, alala ko lang. May mga binitawang ang salita. Napapayagan mo lang mag-boyfriend si Chichay kung yung childhood sweetheart niya. Mukhang tinetesting ka ng tadhana. Sinabi mo yun, Papa Burr? Truth! Ako ang witness! I second the motion, dancers! Eh, ano kasi? Mag-deny, don't tell a lie, Papa Bear! Aminin mo! Patay ka, Papa Nalinti ka na, linti! Alam nyo, hindi basta-basta biro to, ah. Ngayong alam na natin na si Joaquin nga, yung childhood sweetheart ni Care Bear, eh mas lalong titibay yung pagkakaibigan nila. You mean pag-iibigan? Eh, ano naman problema doon? Oo nga. Mas okay nga yung ganun eh, kasi magkaibigan mo nga. Nakalimutan niyo na ba yung nangyari? Di ba sumugod dito yung lolo at mama ni Joaquin? Kung nawala si Joaquin, alam niyo kung ano yung kaya nilang gawin. Paano pa kaya kung nalaman nila na isang tampipi ang bumihag sa puso ng tagapagmana nila? Yeah.
yung mga girls na nagsasabing nakita daw nila si Joaquin sa school. Oh my gosh! Joaquin Phoenix! Hindi! Si Joaquin San Juan Manansala! That's impossible! Those Comarts girls are just imagining! As far as I'm concerned, naayos na ng lolo ni Joaquin ang pagsasama naming dalawa! We're a match made in heaven! Okay, wait. I'll call someone. Oh, hey Amanda! Have you heard? Some Comarts girls are spreading rumors na nandito pa rin daw si Joaquin. It's so pathetic! Naniwala ka naman agad. Baka naman kamukha lang ni Joaquin. I guess so. I hate being myself. Ang dami kong kakompetensya kay Joaquin. Eh, when in truth, eh akin lang naman siya. Really? Yeah, kaya! Our families are merging their business interests. So kami talang ipagsasama ng tadhana. Well, I guess. Ingat ka dyan, girl. Kasi kung totoo man yung chismis na nagbalik na si Joaquin, then, the deal between your family at ng mga San Juan is obviously off. I hate you! Mommy, nagbalik na daw si Joaquin? I don't think so. Nako, matatagalan pa yung mga yan sa Amerika. Well, kung nagbalik na talaga siya, I want Joaquin to be mine! Why not? Pwede naman. Kung talagang nandito na siya. Pero pwede ba? Kung masyadong i-focus kay Joaquin yung attention mo, tumintin ka sa iba. Kaya niyang yung si Saragosa? Uy, guwapo yun. Pwede. Pwede. Tsaka hindi natin alam, no, yung Joaquin na yan. Baka nahawa-hawa rin sa mga tampipi. Yuck! Yuck! True! Ay, salamat, Mama Sarap Bear. Sarap yun. Siyempre. Ay, ito na. Hi! Hi, Papa Bear! Hi, Mama Bear! Sabi. Anong nangyari? Anong nangyari? Upo ka dito. Upo muna, upo muna. Ayun po. Mangiyak-ngiyak po siya. Hindi po siya makapaniwala sa sinabi ko sa kanya. Kahit ako man mangyari sa akin yun, sa sobrang gala ko, nakapag-lips to lips na ako. Ginawa niyo yun? Hindi. Wala naman po ganun nangyari, Papa Bear. Kaya naman pala, mahirap kayong paghiwalayin eh. Universe na yung gumawa ng paraan para magkita kayo. Natatandaan ko nga nung una kami nagkita ni Mama Bear mo eh. Universe din talaga yung gumawa ng paraan para magkita kami. Alam mo, para siyang bulalakaw na nahulog mula sa langit. Sa sobrang laki, imbis na dumiretso sa lupa, sumabit sa Ferris wheel. Ano talaga? Hindi. Nikikwento ko lang. Alam mo, anak, ayoko ng mga boyfriend na yan. At hindi naman ako naging hadlang sa pagkakaibigan niyo ni Joaquin. Kung sakaling talagang kayo talaga pagdating ng araw, ako pa magiging cheerleader niyo. Pero sana alam yung papasukin mo. Sa sobrang pagiging malapit niyo ni Joaquin, hindi ko maiwasang maiisip na magiging komplikado ang relasyon mo sa mga San Juan. Pero, hindi naman ibig sabihin, iwasan mo na dapat si Joaquin. Ang gusto lang namin, mag-ingat ka. Nandito lang kami para suportahan ka. Saka, ano pa magagawa namin itinadhana na pala kayong dalawa. Thank you, Papa Bear! Thank you, Mama Bear! Sasundin ko pa rin naman po yung no diploma, no boyfriend policy niyo, Papa Bear. Wala naman po kayong dapat ipag-alala dahil sabi po ni Joaquin, kakausapin na si Ma'am Juliana. At aayusin niyo yung mga hindi pagkakaintindihan sa buhay nila. Pasensya na po kayo kung nakadagdag pa sa gulo, ah. Pero mukhang hindi po kasi natin mapapaalisan sa buhay natin si Joaquin. Magiging parte na po ata siya ng mundo natin. Walang problema dun, Nak. Inaantay ko na lang ang magbunga yung okra natin dyan sa likod, eh.
ba? Ha? Tapos na ba? Saan ka ba nanggaling, anak? Saan ka ba nagpalipas ng gabi? Alam mo, alalang-alala ako sa'yo eh. Sino ba nagkatid sa'yo, papa mo? Nag-commute po ako. Ano? Hindi naman po mahirap, ma. Ma. Pwede ba tayo mag-usap? Sasabihin ko naman talaga sa'yo yung plano ko sa States eh. Tsaka hindi naman talaga kita pipilitin kung ayaw mo. Ma, pwede bang tigilan na natin itong panloloko sa sarili natin? Sabihin mo na sa akin yung totoo. Ano ba sinabi ng papa mo? Siniraan ba niya ako? Ma, hindi ako pumunta dito para makipag-away sa'yo. Gusto ko marinig yung side mo. At handa akong makinig sa'yo. Pero pwede bang sabihin mo na sa akin yung totoo? So, totoo pala yung balibalita sa Malaya Forums na may nakakita kay Joaquin sa campus. Nakasabi mo na ba sa kanya yung tungkol sa childhood sweetheart mo? I'm so happy for you, friend. Biruin mo. Nakita mo yung soulmate mo? Mahirap kaya mahanap yun. At nakita mo talaga si Joaquin. Teka, asan siya? Kailan siya papasok ulit? Bakit siya pumalik dito? Kasi nagka-problema sila ng mama niya. Nalaman niya kasi na hindi na siya ibabalik dito galing sa Amerika. Bad talaga yung Ma'am Juliana na yun, no? Buti na lang nalaman ni Joaquin kung gano'ng kahalimaw yung mama niya. Patricia. Sorry. Minsan nakakalimutan ko na future monster. Mother-in-law mo yun eh. Basta ang importante, andito na si Joaquin. At sana matupad din yung magic tungkol dun sa pamilya na. Sana maayos na lahat. Alam mo, madali lang naman ayusin yan eh. Hindi na kailangan ng magic. Ang kailangan lang, umayos yung mama niya. Hindi ko naman ginusto yun eh. Sinabi ko naman sa'yo na wala ako sa tamang pag-iisip. Totoo ba, Ma? Ikaw ang sumira ng scholarship ni Chiche. Kinausap ko yung nanay ng kaklase mo, si Titith. Matagal na pala nilang kakilala yung pamilya nila, Chiche. Humingi ako ng tulong sa kanya. Nagpapatulong lang ako kung paano ko ba malalayo yung tampipi sa buhay natin. Pero akala ko ang nakakausapin lang niya. Hindi ko naman akalain na sisirain niya yung scholarship ni Chichay. Pwede ko naman bigyan ng scholarship ulit si Chichay bilang kapalit. Sa tingin ko, hindi na nila tatanggapin yan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Lagi ko naman sinasabi sa'yo, diba, lahat ng ginagawa ko. Para sa'yo. Para sa atin. Kung ayaw mo pumunta ng Amerika, okay lang. Hindi naman kita pipilitin eh. Please, stay with me. Hindi ko kaya mag-isa. Hindi ko kaya na pati ikaw mawawala sa akin.
kausap. Ay, okay lang ako, Mama Bear. Nagmumuni-muni lang po. Alam ko yan. Natatakot ka. Ngayon na harapin ni Joaquin ang mama niya, hindi ba? Natatakot ka na baka kung anong mali na naman ang maitanim sa isip at puso ni Joaquin. Katulad nung sinabi niya, di ba, na ako ang dahilan ng paghihiwalay ng mga magulang niya. Tapos ngayon, takot ka na baka kung anong pangbibilog na naman ang magawa ng mama niya at paghiwalayin kayong dalawa. Sa totoo lang, Mama Bear, hindi naman po. Kasi ang laki na po talaga ng tiwala ko kay Joaquin. Ang laki na po kasi ng pinagbago niya. Hindi na po siya yung dati na hindi lumalabas sa kwarto niya, na hindi mo makakausap mo, walang intercom. Hindi na siya yung ultimo pagkain niya, kailangan mo pang sabihin sa kanya. May panindigan na si Joaquin, Mama Bear. At alam kong alam niya na yung tama sa mali, ang dapat sa hindi dapat. At kaya niya na ipaglaban kung anong nasa puso niya. Siguro po dati, ni yung pagluto ng itlog, hindi ka mo pagkatiwala sa kanya. Pero ngayon, kahit napubuhay ko, kaya ko na ipagkatiwala sa kanya. Sorry na kailangan kong sabihin ang saloobin ko sa sulat. But I guess this is the best way to do it. Maniwala ka, gusto kong intindihin ka. At gusto kong kampihan ka. Pero hirap akong intindihin ng mga nagawa mo. I'm sorry, Ma. Pero aalis muna ako sa buhay mo. Hindi dahil sa galit ako o masama ang loob ko. Pero dahil gusto kong ma-realize mo ang mga pagkakamali mo. Buong buhay mo, Ma, umiikot sa akin. I've been unfair to you dahil nawalan ka ng panahon sa sarili mo. Nawalan ka ng panahon para maharin ang sarili mo. Hindi dapat umiikot ang mundo mo sa pagpapatakbo ng buhay ko. Gusto ko rin hanapin ang pagkakataon na hanapin ang sarili ko, Ma. Gusto kong makilala ng hindi dahil sa isa akong sanwan, kundi dahil may sarili din akong galing at kakayahan. At hindi ko yung magagawa hanggat nasa tabi mo ako palagi. At sana dumating ang araw na wala nang hinanakit na nalaramdaman mo, na naghilom na ang mga sugat na nakaraan na meron ng puso mo. Dahil gusto kong maging parte ka sa buhay na bubuuin ko. At ipapakilala ko sa'yo ang taong mamahalin ko.
Kapalo. Hi, Papa Bear. Good morning. Good morning, Mama Bear. Kain na. Aga na gising, oh. Eh, siyempre, excited na excited makita si Pogi. Hindi. Kailangan ko po kasi ngayon maaga pumunta sa school kasi may mga kailangan akong tapusin. Dahil gusto ko, mataas po yung grades ko ngayon, Sam, para pag lumipat ako ng ibang school, mataas yung average ko. Tama. Siya nga pala, soft opening ng Horror House Mami ang gabi. Gusto ko kumpleto tayo lahat, ha? Lalo na si Lolo. Yes! Soft opening yan, eh. Yes! At siya nga pala, Chichay. So? Para sa guidelines, ha? Pwedeng holding hands, bawal ang kiss. Pwede kiss, basta flying kiss. Pwede akbay sa balik at pataas, bawal na kayakap sa bewang pababa. At higit sa lahat, bawal na bawal ang isang lugar na malamig, madilim, na kayo lang dalawa. Walang kasama. Pwera na lang kung kasama niyo si Patricia o si Papa. Sobrang okay naman yan. Para saan to, Papa Bear? Guidelines mo lang yan. Baka sabihin mo masyado akong stricto eh. Hindi naman lahat bawal. Meron ding pwede. Eh huminga pwede, Papa Bear. Eh pwede huminga. Pero bawal umutot. Grabe mo ka. Teka, atin na kita para malaman mo. Tay, nakapunta nga po ako dito mag-isa eh. Wala ka pa rin mambilib sa akin. Eh, nag-taxi ka kasi. Eh, wala naman taxi ngayon dahil rush hour. Kaya mag-jeep ka, pero mga tatlong sakay ka pa. Tay, kaya ko nga po. Oh, sige, sige, sige. Sabihin mo ko ano yung mga sakayan. Sasakay po ako dun sa may Balibago. Tapos bababa po ako sa may Santa Cruz sa harap ng gasolinahan. Tapos may sakayan po ulit dun papunta sa mall. Tapos dun sa mall may sakayan padiretsyong Malaya. Yun na po. Sige, sige. Bahala ka na nga. Tumawag ka lang pag may problema, ha? Muna na ako, tay. Ingat. Sige! Balibago, Balibago! Oh, Balibago, Balibago! Oh, Balibago, Balibago! Oh, Balibago! Balibago, Balibago! Oh, Balibago! Pa! Guess what? Nandito na ako sa bilang ng sakayan. Dito, dito. Alis na tayo. Oh, Balibago! Balibago, isa pa, isa pa! Balibago! Isa pa, alis na, Balibago! Wow! Congratulations! Buti naman po marunong ka po nila. Balibago, isa na lang! Oh, isa pa, I'll see you later, Care Bear. Mwah!